Malamig yung simoy ng hangin kaso mainit yung laban ng Boston at Bucks. Tinalo ng Celtics ang Bucks sa score ng 139-118. 41 points mula kay Magic Mike, Jason Tatum. Si Giannis naman meron 27 points. Pasko ngayon kaya pumasok sa 48% mula sa 3-point area ang Boston. Nagkainitan pa si Giannis at si Brown. Tapos sumunod din itong si Marcus Smart at si Thanasis. Dahil nga Pasko ngayon, is better to give than to receive. Kaya pinapasko ni Jason Tatum ng isang poster dunk itong si Giannis. Habang buhay na yung ilalabas sa mga clip dahil nga nangyari sa Christmas game. Pwedeng masabing one-sided yon game na yon para sa Celtics kasi second quarter nakadikit yung Bucks sa Boston. Saka may kakaiba dito sa Bucks ngayon. May ups and downs si Giannis. I-score siya na magkasunod na 30 or more points tapos babagsak ang kanyang punto sa 20 hanggang 16 points. Nagkaroon din si Giannis ng back-to-back na 40 plus points kaso tatlong sunod na talo ngayon ng Bucks. Isang particular reason dyan, wala kasi si Chris Middleton. Malaking bagay siya para dito sa Milwaukee Bucks dahil nga sa kanyang mid-range game. Nilabas na ang bagong signature shoes ni Ja Morant, ang Ja 1 or Day 1. Magiging available to sa April 2023. So playoff time at giveaway time yon kapag nakaabot ng 900 subs. Si Ja Morant din ang pang 23 na player sa history ng NBA na merong signature shoes sa Nike. Sakto, base pa sa report, isusuot ito ni Ja Morant sa laban sa Golden State ngayong Christmas game. Yung laban na yon ay sinetap talaga ni Draymond at itong si Morant dati nung nagkakasagutan sila sa Twitter. Nung nabalita na ang schedule na maglalaban nga sila sa Christmas game ay biglang nag-okay yung dalawa dahil nga nakuha nila yung gusto nila. Home court ng Golden State, dikit yung laban sa first half, 59-54. Si Morant meron agad 22 points, si Jordan Poole 20 points. Pumapasok ang 3-point shot ng Golden State na meron agad silang 11 sa first half pa lang, 3 sa Memphis. Umabot sa 15 points ang lamang ng Golden State. Malaki ang advantage ng Golden State sa rebound, kung saan kalaban nila yung number 1 team or isa sa top team pagdating doon. Lamang naman ang Memphis sa points in the paint, 26-6. Mostly si Ja Morant ang gumagawa doon. Almost 16 points kay Morant galing sa loob ng paint, out of 26 points ng Memphis. Sa Golden State, hindi pa rin nakalaro si Wiggins dahil nga base kay Coach Steve Kerr, ayaw muna nilang isaba agad si Wiggins dahil baka lumala yung injury. Medyo nag-iingat muna sila. Sa second quarter naman ay muntik naman makabiktima ng isang poster dunk itong si Ja Morant. Kaso hindi pumasok ang dunk na yon, pero highlights pa rin yon para kay Morant. Kasi yung logo niya base sa Twitter verse ay galing yon sa dunk dito kay Kevin Love na sumablay din. Sa Golden State naman, nakakuha sila ng advantage sa third quarter, papasok ng fourth, 40-30 points nung third. Sa 9 minutes mark ng fourth, 106-90 ang itong Golden State na humahabol pa rin yung Memphis. Nabuhayan kasi sa second itong si Klay Thompson, tapos si Jordan Poole tuloy-tuloy pa rin. Yung bangka ni Klay nasa swimming pool. So may sa aswang ata tong Golden State kasi kapag home court nila talagang malaki yung chance na mananalo ang Warriors. Kasi sa kwento nga na matatanda noon, ang aswang kapag bumalik sa sarili nilang bahay lalong lumalakas. Ganito ang nangyari sa Golden State, panalo ng big time kontra sa Memphis. 36 points pa si Ja Morant, si Klay Thompson meron 24 points, si Dante DiVincenzo meron 19 points at itong si Jordan Poole nasa 32 points. Yung laban naman ng Phoenix at Denver, isulat nyo na lang kung sino nanalo kasi matutulog muna yung tagapagbalita.